Hello mga kuis, it's Kuya RB again and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. Today's video po, pag-uusapan po natin yung pagpunta dito sa abroad, yung buhay abroad. Pero bago po ang lahat, kung kayo po ay bago lang po sa aking YouTube channel at ngayon lang po napadpad sa aking YouTube channel, ako nga po pala si Kuya RB and ako po ay isang OFW dito sa South Korea. Ako po ay nagka-vlog tungkol sa trabaho ko dito sa South Korea, yung mga ginagawa ko dito. Ako po ay nagbibigay ng impormasyon kung paano kapag-apply dito sa South Korea. Kaya kung kayo po ay mahilig sa ganitong video, please subscribe po sa aking YouTube channel. At tulong na po yan para sa akin. At pag-click na rin po yung notification bell para updated po kayo sa aking gagawin video. Alam ko marami sa atin ang gustong mag-abroad. Pero yung iba takot silang malayo sa kanilang pamilya. O di kaya gusto nila mag-abroad pero ang gusto nila ay isang alisan lang. Kumbaga isang kontrata lang. Kasi oo nga naman, mahirap nga naman yung malayo sa pamilya. Kasi yung mga OFW, yung kadalasan niya, iniintindi nila yung mga problema nila, yung homesick. Mahirap talaga malayo sa pamilya. Piliin niyo po ang South Korea kung gusto niyo po magtrabaho sa ibang bansa pero isang kontrata lang para ilang taon lang po kayong mawala sa inyong pamilya, mawalay sa inyong pamilya at saka pagkatapos ng inyong kontrata, uuwi na kayo sa Pinas at yung nakuha niyong pera, yung mga naipon niyong pera sa pag-abroad dito sa South Korea, pwede niyo pong gamitin yan sa pagbibusiness kasi unang-una dito sa South Korea, malaki po yung sahod. Malaki po yung sahod dito. Yes, tama po yung narinig niyo. Malaki po ang sahod dito sa South Korea. Maraming mga kababayan na gusto makapagtrabaho dito sa South Korea. Maliban sa malaki yung sahod, yan sa mga kumpanya dito, libre po. Ito. Yan. 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 Tsaka, yan. Yung mga nabasa niyo po lahat, yan yung mga nakita niyo po, libre po yan lahat. Tama po yung pagbabasa niyo, libre po yan lahat. Kaya ko sinasabing karamihan, hindi ko nila lahat. Kasi nga, taon-taon po tumataas yung sahod dito sa South Korea. Kaya yung mga kumpanya, yung mga maliliit na kumpanya, yung mga family business, yung mga ganyan, natanggal nila. Doon sila nag-a-adjust. Kasi nga, sa Korea, taon-taon tumataas yung sahod. Pangalawang reasons kung bakit isasuggest ko yung South Korea. Yung pangalawang reasons, pagkatapos po ng inyong kontrata, may malaki po kayong makukuha na benepisyo. Yes, tama po yung pagkarinig nyo. May malaki kayong makukuha na benepisyo pagkatapos po ng inyong kontrata dito sa South Korea. Take note pala yung kontrata dito sa South Korea. Unang-unang kontrata na yung pipirmahan, yung 3 years, at saka yung extension na 1 year and 10 months. Kumbaga 4 years and 10 months lahat ng inyong kontrata dito sa South Korea. Pagkatapos po yung inyong kontrata, may malaki po kayong makukuha na benepisyo. Yun po tinatawag nilang Kukmin Insurance at saka Digicom Insurance. Yung Kukmin Insurance, yun po yung kinakaltas sa buwan-buwan ng amo nyo, kung magkano yung kinakaltas nila, tapos tutumbasan nila. Kumbaga kung sa atin, parang SSS or yung pag-ibig. Yan yung Kukmin Insurance. At yung pangalawa, yung Digicom Insurance, yun yung 13 month. Kung sa atin, taon-taon binibigay yung 13 month dito sa South Korea, pagkatapos ng yung kontrata, saka mo makukuha yung lahat. Kumbaga yung makukuha mo pagkatapos ng yung kontrata, Kukmin Insurance at saka Digicom Insurance. Malaki po yun ang total. Pwede na po yung gagamitin na pangnegosyo. Kaya, sinasuggest ko talaga kung gusto niyo po ng isang alisan lang, kung isang kontrata lang sa pagtatrabaho sa abroad, I suggest you, dito na kayo sa South Korea. So, ano pang hinihintay yung mga kuis? Dito na kayo sa South Korea. Tara na! Pangatlong reasons kung bakit sinasuggest ko yung South Korea. Kasi dito sa South Korea mga kuis, maganda po ang seasons dito. Yung four seasons po dito, maganda po. Yung winter, yung summer, yung spring, at saka yung autumn. Yung mga nakikita niyo po sa K-drama, kung kayo po ay mahilig sa K-drama, kung kayo po ay mag-a-apply dito sa South Korea, kung kayo po ay magtatrabaho dito, may experience niyo na po yan. Yan, sorry po bulol. Pang-apat na rason kung bakit sinasuggest ko yung South Korea. Kasi dito sa South Korea, mga boys, mga guys, safety po dito. Yes, tama po, safe po dito. Kumbaga kung ikaw ay maglalakad sa daan ng mga alas 12, alauna ng gabi, ay hindi ka kakabahan. Hindi po katulad sa atin na mga ganong oras, delikado. Dito sa South Korea guys, talagang ramdam mo yung safety nila, yung safetyness nila. And ulitin ko mga kuis,
Unang-una, malaki ang sahod. May malaki kang benepisyo na makukuha. Maganda ang seasons dito. At safety po dito sa South Korea. Yeah, yun lang mga boys. Sana po ay nagustuhan nyo po ang aking video for today. At kung nagustuhan nyo po, huwag nyo pong kalimutan sanang i-like. At sa mga bago po, huwag nyo po sanang kalimutan i-subscribe. At pakiclick na rin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga gagawing video. Kita-kita tayo muli mga boys. Saan man kayong panig ng mundo, ingat kayo palagi. Anyong hinga sa'yo.